Hello, hello mga ka-Yushi! Nandito po tayo ngayon sa event center ng SM City Santa Rosa kung saan naganap ang kanilang Lenten exhibit. Sari-sari po at napakadaming mga santo ang inilagay dito sa pag-alala sa Holy Week. At kasama po natin ang may-ari ng santo na nandito sa ating likuran ngayon, ang sikat na fashion designer from Binyan, Laguna, si Tita Obet Evangelista. Hi, kamusta po? Ito po si Virgin de Soledad. Gaano katagal na po sa inyo itong sa pangangalaga ninyo si Virgin de Soledad? Mga 5 taon na. 5 years. Limang taon na. Ito po ba pinagawa ninyo talaga? Oo, pinagawa. Meron na, saan po siya nakalagay talaga? Sa bahay. May altar talaga ako doon. Nasa bahay lang siya. Pagka yung Friday, pinoposisyon ko siya. Kayo po ay isang deboto. Kaya hanggang dito, nadala. Siyempre. Bakit naman Virgin de Soledad? Ayun po, na-assign sa akin. De Soledad talaga. Kasi po, sa prosesyon, kailangan meron po kanyang-kanyang ano yun. Yung santo. Yun ang na-assign sa akin. Ano ba ang history niya dati? Sino siya? Yan yung siya, Solidarity. Yung niyak siya, naharap niya yung anak niya, gano'n. Okay. Solidarity. Okay, thank you, Tita Obet. Ito naman po ang tinatawag na La Pieta na makikita po natin sa Santa Rosa de Lima Parish, sa Santa Rosa City, sa bandang Barangay Canduran, sa mga normal na araw. Ngayon po, itong kanilang event, ginawa nila para sa mga panata, para ngayong nang nagdaang Holy Week, ay hindi na kailangan pumunta ng mga panata sa malalayong lugar upang makita lahat ng mga ito. Ito po ang Santo Entiero from the parish of St. Isidore the Farmer. Ito po ang Mater Dolorosa na pag-aari na... Pero hindi nangangahulugan, ang posisyon ay isa lamang pagpapaparaga ng gayari. Ito po si San Pedro. Nakikita rin po natin si Santa Susana. Ito po ay hindi lang basta pagsasama-sama ng mga santo. Ito ay may kasama ring artwork, no? Makikita ninyo, dinidepict yung pamamaalam ng kanyang ina sa kanyang anak na si Jesucristo. Display of one's faith. Sa Pilipinas, ay naaalam sa tinatawag ng physical violence. Ito naman po si Santa Veronica. Kung makikita ninyo, lahat po nung itsura ni Santa Veronica ay may daladalang panyo. Ano? Panyo na para bang gustong punasan yung pawis o yung dugo na lumalabas doon kay Jesucristo. Sinangayunan naman ito tatanghal ng panata sa totoo lang. Maraming interpretasyon dito na kadalasan ay magkakasalubisang. Ito naman po ang Niño Jesus del Cielo na pag-aari ng ating kaibigan na si John Versius Guerra mula po sa Santa Rosa City. Samantalang ito naman po si Santa Rosa de Lima. Paggawa ng saysay o meaning-making ng mga Katoliko, partikular sakripisyo para sa sarili, pero higit sa lahat para sa iba. Bilang pagtatanghal ng sakripisyo, wala ang pagsasayaw at nakakapagod. Pero ito naman po ay sa pagmamay-ari ni Dr. Bimbo Santa Maria na Executive Director ng event na ito. Ito po ang tinatawag na El Carmen Doloroso. Ito naman po ang anak ko. Ay, de joke. Ito po ay isa ring figurine saint na tinatawag na Bambina Maria. Ito po ang Senyor de la Ultima Cena na pagmamayari pa rin po ni JVS Guerra. Makikita natin napakadami po talagang santo dito na iba't iba na ang pangalan. Ano? Na meron palang ganitong pangalan ng santo kagaya nito, Agony in the Garden. Ito naman po yung nagpapakita ng Agony in the Garden ni Jesus at ng isang anghel. Ayan, kakatapos lamang po niya magwalis. Ay, joke. Si Santa Maria Jacobe. Jesus Cautivo.
ang kanyang pagtatanggal ay isang pagtatanggal ng pasasalamat dahil sa pangalawang buhay, matapos niyang mahulog mula sa katuluhan. Ito po ang tinatawag na Cristo de la Pasensya. Makikita po natin na napakadami pa po palang miyembro ng ating society na pinapaigting ang relief. Kasalang gawa ng kanyang asawa. Subalit ang marami pa rin po kung nagsasasak na ang pagkakanghal ng kanasa ng mga kaliwan na ito bilang bahagin po kanansisin o magdawin na hindi bahagin doktrina at dogma ng sabahan. Sa mga buhay, itinatanggit ng biologo na ang mga pagkakamali niya sa katawang tao at panata dahil sa tatlong nabanggit na kadahilanan, utang na loob, petisyon, at bigat na loob. Kaya lang, ang tingin ng simbahan dito ay isang take over the holiness of the event, the emotions take over the devotion, the emotions, the fanaticism, loob ako ay nananaliksik pa. Ito po si San Jose de Arimatea. Ang relihiyon daw ay isang sistema na umiikot sa level ng cultural hierarchy, ng opisyal at di-opisyal o ang tinatawag na folk. Sa ating magiging basihan, upang maunawaan ang panata ng mga Katoliko, nangangahulugan na ang pamamanata ay sila. Ang pamamanata ay parating ikinakahon bilang unofficial at illegitimate. Ito ang naging susi para kay Leonard. Ang mga Katoliko ay parating nag-negotiate sa kanilang practices. Kaya nga may mga pasyon na ang pagbasa nito ay malapak music na. Karamihan sa mga tiwala sa Katolicism, paano namin pagtatanghal na hindi rin ako sumang-ayon sa konsepto ng Ternacula ni Primiano. Madalas ko. From different na may-ari para umakyat on stage para buma-acknowledge natin. Okay, we award this certificate of appreciation for keeping the traditions of our faith and arts alive through participating in the panata. Certificate of appreciation to Mr. Chris Almarines. For Mr. Francis Caramina of St. Isidore the Farmer, IFI. Certificate of Appreciation to Mr. Jerry Bongkua. Certificate of Appreciation to Mr. John Christopher Emanuel. Appreciation to Santa Rosa de Lima Parish. Certificate of Appreciation to Benny Sekenya. Boy Jimenez. Certificate of Appreciation to St. Gabriel. Certificate of Appreciation to Mr. Santos B. Luna. Certificate of Appreciation to Mr. Brian Isonglo. Kasama po natin the President and Executive Director of UACCD,
Dr. Bimbo Santa Maria. Bimbo Santa Maria. Hello po. Hello po. Magandang araw po sa inyo. Ano po ba itong event na ito? This is Panata, which is actually an exhibit of Lenten images and all other images, including saints. The UACCD in September of last year mounted yung una pong Grand Marian exhibit sa SM City Santa Rosa. So ito po ay parang offshoot ng exhibit na yon. And this time we are running from March 11 to March 15 for the exhibit of all Lenten images para po sa celebration ng ating Semana Santa. What is UACCD po? UACCD stands for United Artists for Cultural Conservation and Development. Ito po yung isang grupo na naglalayong mag-perpetuate po ng traditional Filipino culture and arts. So isa po doon, bukod po sa mga images at sa relihiyon, pamamanata, is of course the artistry and the exposition of the culture and tradition of the Filipino people. Ito pong nasa likod sa atin, natin ay inyong pagmamayari. Apo. Gaano katagal na po ito sa inyo? Ay kararating lang po ng icon na ito, nito pong February, if I'm not mistaken. Actually, medyo iba po siya because this is a Nuestra Señora del Carmen na doloroso po, malungkot po na del Carmen. And most kasi of the Virgenes in Spain are malulungkot po. And we are just wondering nga po kung bakit nga malungkot siya. Ay, tingin ko kasi dapat siguro ang santo malungkot ang image para pag nagdasal tayo at humingi tayo ng awa at tulong. Parang nakikisimpatsya siya sa atin. Kasi parang it's kind of awkward to pray to a smiling. When you have a big problem and then you're asking help from an icon. Dr. Santa Maria, bakit po ninyo inorganize? Bakit nyo ginawa itong event? Bakit kailangan pagsamasamahin itong mga santo nun? We wanted to give a chance po sa youth especially dahil siguro po a good 50 to 60, 70% of the exhibitors are young people. And we are very happy that the youth are participating talaga dito po sa mga... Mahirap po kasi ito itong mga exhibit kasi they have to work hard on transporting, decorating. Pero natutuwa po tayo na napakaganda po ng partisipasyon ng ating mga kabataan. Ibig sabihin, buhay na buhay pa. Buhay na buhay yung... po ang kultura, buhay na buhay po ang ating pamamanata at ang relihiyon sa ating lugar na ito ng Santa Rosa, Binyang, and neighboring towns. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana sa susunod ulit na event ninyo ay magkasama tayo. This is still your friendly host, Danica Gabriel, kasama po si Dr. Bimbo Santa Maria. Dito sa Santa Rosa City, of course, you are still watching Umbrella Friend. Ang mga kayushi, kasama naman po natin ang napakaganda at napaka-sexy na ako. Mas maganda lang sa akin ng konti na mayor ng Santa Rosa City, Mayor Arlene B. Ercilia. So, mas maganda ka kasi mas bata ka. But anyway, magandang hapon po sa kanilang lahat. And I'm very thankful na finally we are here. No? At kasama po natin dito sa Umbrella Friend. Ano po bang meron dito sa event na ito? Okay, so right now we just finished the ribbon cutting and blessing ng mga santo natin, ano? This is in cooperation with the City of Binyan and of Santa Rosa, yung mga private owners po ng mga makikita nyo, mga santo images, no? Ang title po ng event na ito is Images of Filipino Faith. Aside from... Alam natin malapit na ang Holy Week, so this is in preparation for the Lenten season natin. And this is the first time na ginawa to sa SM, before Marian naman yung exhibit nila, so ngayon ito po, and ako natutuwa because this shows na marami pa pong mga deboto na mamanata po sa siyudad ng Binyan at saka ng Santa Rosa. Ang kagandahan, Mayora, talaga kasi hindi nila kailangan pumunta sa malalayong lugar para makita lahat ng santo. Pinagsama-sama. So collection ito ng magaganda nating mga nila, no? Ng mga private owners, no? And of course, our parish church also. Nilabas namin yung aming mga santo dito para po makita naman din ng mga kabataan, most especially, no? Kasi di na rin nila masyado alam, no? Yung mga ganyang panata during Lenten season. So again, natutuwa po ako that this happened here at ang lungsod po ng Santa Rosa, ang SM City Santa Rosa po ang naging venue. Taon-taon po ba itong ginagawa? Hindi, this is the first time dito. Mauulit po? Mauulit siguro, hopefully. But then, I was advised na parang ibabaguhin itong
event center nito. But then we can always do these kinds of ano, kasi sa Santa Rosa naman po ay arts and culture ay pinapahalagahan ng ating lungsod. Bukod po ba dito, ano pa ang mga ibang projects ninyo? Okay, we just finished of course the celebration of Women's Month, no? In the city of Santa Rosa last March 5 po ni-launch namin. One week program po siya in celebration of Women's Month in the city of Santa Rosa. Ang bati po ng mga taga Santa Rosa, magandang kababaihan. So we have the women's group, iba't ibang grupo yan na nag-participate. We have programs on health. Ang theme po kasi is on ano eh, weathering climate, global climate change. No, yung role ng women, so more on environment then. But then may mga pap smear, nag-operation tayo, programs, meron po tayong breast cancer examination, and then yung symposium on environment protection, and yung highlight po is yung awarding namin ng Women in Excellence. Masyadong malawak pala yung mga programs. Yeah, that's how we do it in Santa Rosa, no? Hindi pwedeng one day program lang, no? So dapat may mga matatackle kami na iba't ibang sector, may mga bibigay kami programa sa health, education, so ano, so that's how we do programs. So most of the time, one week po ang mga programa sa atin. And then by next week po, we will be starting the graduation na, March na kasi, no, of our daycare, schools, and of course, pati po ang ating elementary and high school. And after that, syempre, April po, pasok ng April, after the Lenten season, preparation na po ng Santa Rosa for the town fiesta naman natin. Okay, so madami pa tayong dapat abangan na projects ni Mayora at dito sa City of Santa Rosa. Siyempre, this is still your friend, Leo's Danica Gabriel. Maraming salamat po. Thank you also, Danica. Okay. And of course, you are still watching Umbrella Friend! Kasama naman po natin ang napakagandang City Tourism Officer ng Santa Rosa, si Tita Nessie Esguerra. Hello! Hi! Tita, ito pong saint na ito ay tinatawag na Señor de la Ultima Cena. Ito po ay inyong pagmamayari. Alam niyo bang si JB ang nagmamayari niyan at siya ang nag-aalaga niyan sa bahay? Sabi ko nga, siguro bless yung aking anak. Yan ang pinagtaka-abalahan niya. Marami siyang santo na ibinigay ngayon sa bahay. At ako naman ay natutuwa, minsan naman din ay siyempre, sa dami ng trabaho niya, naiaagaw pa niyang alagaan ang mga santong yan. At kanina lang, may isang matanda dyan na pumunta, hindi ko alam kung bakit. Sinabi niya na, "Ma'am, itong santo niyong to ay buhay." Ako, anong buhay? Basta po, ito po, kinikilabutan ako, buhay. Abay, huwag ka ako mahihimatay. At baka, hindi nga, kasi yung doon matandang yun, ay medyo merong nasasaniban. Yung lahat ng santong ni JB na naririto, pinahiipo ko sa kanya, sabi niya para pero buhay. Si El Shelito, yung aking Santo Niño, buhay din daw. At si Santa Rosa de Lima, na santo pa rin ni JB, ay buhay na buhay. Tita, ngayon, sinabi buhay daw. Eh kung merong mga iba na gustong dalawin yan sa inyong bahay para mahipo, papayag kayo? Siguro naman, kasi hindi ko na ipagdadamot yan. Kasi sabi niya, "Ma'am, hindi niyo ipinagdadamot ang inyong mga santo. Yun ang napi-feel ko sa inyo." At sabi nga niya kanina ay parang blessed daw ako. Pero sabi ko, hindi naman ako blessed kasi nawalan lahat yung property ko. Pero at least, sabi niya, kasi po kayo po ay masyado daw mapagbigay. Yun ang panata na ginawa ko ngayon, pero inaccept ko din, no? Siguro nga, sometimes bless ako kay JB dahil yan ang hiniling ko sa St. Clair. Kasi nawala yung aking pangalawang anak, ibinigay ko sa JB at talaga isinayaw ko sa St. Clair. At kita naman nyo, yung pala ang panata na kinuha ko din at ibinigay kay JB na mag-alaga ng mga santo. Nako, kinikilabutan din ako! Kanina kinikilabutan ako. Kasi nga sabi ko, bakit ganun ang sabi ng matandang yon na pati ako, kinuha niya yung aking, ano niya sabi, "Ma'am, ikaw ay, si JB daw ay makakapag-abroad." Sabi ko, paano mag-abroad yun? Ayaw naman, di ba? Pero hindi ko alam. Sabi nga, I believe and I trust
Jesus Christ for that. Amen. Amen. Okay. So talagang yung mga nandito, talagang mga namamanata, yes. Mga meron palang mga stories behind din, hindi lang basta naisama yung mga santo na ito, no? Okay, thank you so much, Tita Nessie. And syempre, this is still your friend, Leo's Danica Gabriel, and you are still watching Umbrella Friend. Ang nagmamayari naman po ng Santa Juana de Cusa na nasa ating likuran ay si JM Kasakop. Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. JM, ikaw ay taga Santa Rosa. Tubong Santa Rosa. Gaano katagal na sa iyo itong santo na ito? Actually, bago lang siya. Kakukuha ko lang siya last February 2012. Saan? Ito ay pinagawa ko sa Bacolor, Pampanga. Ang iskultor ko ay si Mang Alex Viray. So talagang pinagawa mo siya. Ang tanong ko, bakit? Actually, bata pa lamang ako, mahilig na ako sa mga santo. Nagkataon lang na pinagpala ang aming pamilya, kaya nakapagpagawa ako nito. Okay. So, kabilang ka pa sa age na hindi pa natin masasabi na yun talagang mga oldies na namamanata. Bakit? Bakit sa age mo na bata ka pa lang, nahilig ka, nakapagpagawa ka ng santo? Dahil bata pa lamang ako, sabi ko nga, ito ay kinahiligan ko na. Hindi lamang, ito rin ay way na ng aming pamilya na mag-alaga ng mga santo. Hindi lamang ito actually ang aming santo sa bahay. Meron din kaming Our Lady of Fatima at Santo Niño na pinuprosesyon taon-taon. Okay, so pwede palang magsimba sa bahay ninyo? Pwede. Sabi nga lang, parang chapel na nga. Para din may exhibit sa araw-araw. Ganon. Tumatanggap naman kayo sa inyong bahay ng mga gustong magdasal. Ganon. Oo naman. Actually nga, laging nagpapadasal sa aming bahay. Lalo na kung kapistahan at saka tuwing mahal na araw. Saan ba namin ito makikita? Sa Zeremer Subdivision, sa Barangay Market Area. Okay. Thank you so much, JM. Maraming salamat.